Hey, what's up guys? So, andito na naman tayo sa isang episode. Samahan niyo ako. Pupuntahan natin ang aking chewing at titingnan natin ang kanyang mga alagang gulay. Sa iba't ibang klaseng gulay. Tara, let's go! Hello guys, good morning! Andito tayo ngayon sa Pantano, San Roque, Zamboanga City. At kasama ko ang aking tito. At dito tayo ngayon sa kanyang hardin. So guys, tatanungin natin siya kung paano niya ito pinapalago ang kanyang mga halaman. Yun nga guys, no? So ito, unsa ba ni mo ang mga tanong karon? Kini, ang ako ang tanong, muna gitawag ko frijoles sa Tagalog base tao. Okay ni, gikan sa pagtanom na to ani, inangin ni siya dili na kayo limpyuhan ang iyong punuan. Kay kini ang iyang mga sagbot, muni siya nga muhatag o kumo tubig-tubig. Karon kung kusog ang init, sila dili kayo madaot o kilang yapon. So, kini na. Pero, pila ka adlaw na ni? Ang kadag ko. Kini, mga 4 to 5 days, kini maharbis na ni siya. Maharbis na ni siya. Kuman, kini siya, kini, maharbis na to, kini siya magsunod. Pag buto aning bulak, so, mag-ingani na po siya. Siya, kumukha ni. Kani siya, mudako ni siya, kini muguwas na po ni. So, por eso, ang frijoles, mag-harvest ta, kumukha ron, maharbis na, ugma, harvest na po. Dili sa sunod ugma harvest. So mao kanin do sa frijoles, kay dili ka magdugay mag-harvest kay harvest lang. Kay kini siya, kun dili nimo siya harvestson, mo agi lang ang isa ka adlaw, dili nimo siya harvestson, dagko na na siya og muro na siya matigulang. So mao kanin do sa frijoles kay magsige magsikag harvest. Kay sige po siya pamulak, sige po siya pamulak. Okay. Muna siya. So by the way guys, yung salita namin is Bisaya. Kasi Bisaya ang akong tito, so Bisaya po ni karon ha? Muna siya o. Kini, magdugay-dugay gini siya. Muna siya ay... So continuous lang niya ang process, no? Oo, continue lang. Pag maka-harvest, na lang po yung mutubo? Oo, na po yung mutubo. Pang imong gi-harvest, pang imong gi-harvest, naanay siya ay sunod. Kini, harvest ni muna, musunod ni siya. Oo. Muna siya, sige-sige lang. Mga pila ka, kumpo lang siya, sige-sige. Kini siya maka-harvest ani o 24 harvest. Uy! 24 harvest. Ay, 24 harvest lang siya. Ang nakuhan ko na ako, na-experience ko na ako, nagtanong ko yung ani, nakabot o 24 harvest good. Kung saan siya, namatay. Kung na kanina. Pero abot siya months. Abot? Abot siya months. Ngayon makanindot ani niya, kay dili na kahago. So, dili na kamagunlay siyang punuan. Kaya kini, protekta ni siya sa punuan ang iyahang mga hamog-hamog. Mas kundi ni Morigahan. Okay. So isa yun guys sa mga teknik pala sa ganito klaseng gulay na frijoles na hindi siya masyadong low maintenance lang din. Tsaka madali ang pera. Di ba? 3 days or 4 days? Oh, harvest na dahil yun.
Mga ni kadako. Tapos bunga kibunga na naman siya. Tingnan nyo. So, madaling pera dito guys sa gulay. Ito, sunod ito. Maging ganito na naman siya. Ah, okay. So, tingnan mo. Oh, naigamay. Kini maupod siya. So, humanay siya. Humanay siya. Paninapod siya. Oh, okay. Pag harvest ani, siya. Pag human, siya napod. So okay. Okay kayo. Dili pare siyang gulay, pechay sa karbis ang wala na. Wala na. Siya sige. Mauni ang isa ka tanong po niya, di lang katong puyolas na po siya yung mga klase-klase na gulay na po siya yung talong. So kaniyang yung talong, isa ka linya na iyang itanong. Toto pila ka kuha na niya, kaharvest na niya niya. Kini, gaganda-gana ganyan kaharvest. Kaya kini, maghapit na niya siya tuig, 11 months na niya. Pero so sa talong, makaingunta, ang talong, basta dili ni mo ibton, dili mamatay, basta kompleto lang siya. Spray, ana, o, sa example, pananglitan, tanawan ninyo, o, dire, bunga siya. So, mauna sa talong, harvest lang ka, bunga gihapon siya. Pagkapot dire, naanapot siya gamay, bulak, muna siya mahimo. So, dako na dire. So, mauna kanindo sa talong. Kaya basta arigahan lang nimo, sprayhan lang nimo, abunuhan lang nimo, magdugay ki magdugay siya. Pila ka times na siya mag-harvest? 11 months na karoon ka naka-harvest ano? 11 months na ni sugar gitanom na ako. Ah, so ang na-harvest na ako, murag dagan-dagan na. Dagan na kayo? Oo. Bonus siya. Oh. Abot na dire. Mga bulak. So naana siya produce. Basta di lang siya uluron, okay ang ihang kwan mamo. Okay ang ihang bunga. Sinaw kayo. So kini, mauna siya ma'am. Puproduce ni siya ma'am. Mahimo na siya yung ani. Ani, muna yung kanindot sa talong. Kani mga gulay ni mo, kaasa naman yung ginabaligya? Nakaibayo daan? Oo, naray mo ani dyan eh. So, dili na kayo kuhago. Nahago. Okay. Ang mga bayar karon ron, ano na lang man sa tanong. So, pag, sila, si ikaw na mag-harvest para sila ha? Oo, mag-harvest ko, kuhaon na lang nila. So, di na ako mag-gasto. Masahe, dili pa ako magbalot, report kilo, anang kuhaon. Okay. So, pag-abot dire sa imo ha, pila ang by kilo baligya niyo? So, ang dire, kaya kung sa pwesto na, na may karon tag 80, 70, ana. Pero sa kuha, 40 lang. Kaya kabalo ka. Ang, sa talong niya siya? Sa talong. Kabalo ka, ang mamamalit, ang mga negosyo natin, magpaginan siya po sila. So, okay na kayo. Kaya sila man maaaring kuha dire. Di na makumato. So, dili na kayo bugat ang 40 kilo. Kakati mong prehales, pila po ito? Ang prehales na ko by bugkos na siya. Bugkos. By bugkos karon sa mga tiyangge, sa mga mangnegosyo. So, ang bugkos na ko, 15 peso lang ang bugkos, 21 ka pieces. Pagbaligya sa pagbaligya market sa nila, pila ito market, 20 na. 5 ang patong nila. 15 ang hataw na ko, 20 ang. 20 ang baligya. Okay. So nagyapon sila ginansya? Na sila ginansya. Eh kapalo ka, mo ginansya po sila. Nakay kita, kuhan punta kay ang tambal, mga hilo, ang abono, kinahanglan mag yun, maintenance. Oh, tama. So yun guys, no? Malaki pala talaga ang pera sa paggugulay. So yun na nga, sabi ni Tito, pag ganito klase mga gulay, yung pang long na harvest, ay maganda talaga. Kaya, kung ako sa inyo, talong at saka prehales lang itanim nyo kasi always lang ang tubo ng kanyang mga gulay at saka at iba pa yung kaya hindi kagaya yung mga pechay. Isang harbisan lang. Ito no? Pechay? Isang harbisan lang. Wala na. Ito sige-sige. Ito sige-sige. Maintenance. Low maintenance lang. Malaki ang pera. Saka kagaya dito sa Zamboanga, yung mga buyer na ang pupunta dito.
hindi mo na kailangan ibenta doon sa market talaga para dalhin. Sila nang pumunta dito. Diba to? Okay. Yes, yun na nga guys, no? Andito tayo ngayon sa isang dinedevelop niya na similya. Ito yung... Sa'y tawagan nito? Hindi, sa Bisaya pa ni... Spada? Sili na espada. Sili espada. Sili espada. Mani karoon na ngayon mong dinedevelop para padaghanon. Padaghanon ako. So, kung saan ang pag-prosesuan nito? Hindi siya, pagpalitin mo sa similya, imo siyang i-similya sa... Pag muturok na siya o 15 days, mudagko na siya, i-transfer ni mo siya sa yuta na gud, sa iha na gud, diha na gud siya. So mo ni, pag abot ani mga 1 month. 1 month ni siya? O 1.5, mamunga na siya. So mo na niya ang iyahang bunga. Pero, usa harbiso ni, maghinog sa siya, magpula-pula sa siya. Wala na. Ni siya. Kini mo ni siya. So gikan ni siya sa bulak, muna ni siya, Di na siya magabot, months? Pila ka months na siya bago magkuhan? Kani, di na siya mudako, mudako? Kini, mubukad pa ni. Mubukad pa. So kay, sakto siya o maintenance, sakto siya o kanang fertilizer. So, hinga ni, nagbunga na. So, dali lang kaayo. Adlaw-adlaw, simana ani. Kini siya mubukad ni. Bukad. Bubukad pa na, bubukad pa ni. As mo, pantag yun ni. Matas na pa ng bunga ni. Mo ni kagwapo ni. Kini po siya, way problema. Kay dugay po siya mamatay. Dugay mamatay. Segundo po ni siya sa talong. Basta rigahan, kirigahan lang ni mo. Fertilizer. Bunga, kudot-kudot siya. Pagkabatiri, Muna ni siya, ma'am, Matod, abot siya diri. Kini, mag-aksyon na siya. Mga isa kasimana, hinug na ni. So, maharapis na nato. Dali lang dahil po ang kwarta ni. Months, one month lang. Or 1.5 months lang. Bunga na siya. Bunga na siya. Bunga na siya. Mane ang sa taga, kuano, sili espada. Sili espada ni siya. Bunga na siya. So, pila ka bunga ni Karan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka tanong. Wala pa dahil niyo. Kini sibuyas, pero kini ang sibuyas, murag na kuha ni siya. Kahit, kumo ang yuta wala siya ka gusto diri mo na ning ani siya pero wala so, depende ra po dai sa yuta no depende kung kini siya okay pero kini siya murag ang sibuyas good nagbulong kuno siya og atimado kani siya ipasaka kuno imong yuta so paduol-duol siya sa tubig Yun na nga guys, no? Napunta dali sa isa ka plat ng mga gulay which is ang pechay. So, is ito hapit na siya mag-harvest kasi mga daggo na. So, kanina nga gulay ito, paunsang proseso po lang. Hindi. Ang payat ka ata ni og similya. So, mag-similya sa tasa similya, no? Pag bago itanong dali, ang similya, mabot sa 2 weeks. Mga sa kadako to siya? 2 weeks, mga... 2 inches or? Mga 2 inches. So, pwede na nimo i-transplant. Okay. So, pag ikan po nimo pag-transplant, 15 to 18 days, harvest na siya. Mo ang kagwapo sa pechay, kay dali lang siya. Maski gani ka isa lang agi niya, pero dali lang po siya ang kwarta. Dali lang po ang kwarta. Dali lang yung tubo, no? Mo na yung kwan po sa pechay, kung mungkin eh. Pala for harvest na pila 10 days na ni siya. Ha? 10 days. So 5 days or 6 days. Harvest na siya. Harvest na. So
another na po tag Similya, transfer na po. Wala nang kagawa sa pichay. So makaigo ka sa presyo sa pichay, dapat ito. Karang bila ang balutan sa pichay? Karoon ang balutan kay 40 per balut. Balut. 40 po sa pichay. So dali lang po ang parto sa pichay guys. No? Busan isa lang sa kaharbisan. So pag-harvest nimo, 15 to 18 days harvest na. Okay ka sa Similya. So okay po guys. So, wapo sa inyo ha. Pwede po na siya pang alternate sa inyong mga gulay na itanong para dali ang kwarta. Yes guys, salamat sa pagtanaw sa among video, this episode. So, Teo, unsa imong maingon to? Please support local farmers. Alright. So please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching guys. Bye-bye.